Kapag inisin, kaya ka nagkanto na ako. Kapag inisin, kaya ka nagkanto na ako.
dalawang gamit. Nakalak. Natulak nila yun eh.
Nailabas yung kay Moy. Oo, nalabas din at natin. Kina-Ate Milet sa likod. Sa Bersa yata nag-start eh. Alikod daw yung metelahan dun sa tabi nila. Hindi ko lang sure ha. Pero yung bahay nila yung sunog na sunog. Lahat ng borders yung nakalabas. Sinong buntis? Ano yung borders? Dulo bahay. Dito malapit sa nagsimula yung kanito. Pero alam niya kaya. Dinigawan ko na. Siya yung lumamatay. Hindi ko naman siya makakisip na. Kasi binasin ko na. Ayaw na bumaba. Nakalabas yun kasi kuya mo paikot-sikot kanina eh. Baka nandiyan lang yun sa baba. Corner Matanda po, tapat po ng Metro Bank, Tondo, Manila. Okay naman, Mari, kaya lang yung bahay nila, Ate Milet, sunog na. Ando doon lahat ng bombero ngayon. Ayan, oh. Andito naman, ano, ito si Ruth, yung anak ni Ate Milet. Yung mga bata nandito kompleto naman. Kaya lang wala silang gamit na nakuha. Nasalba. Ilaya Street, corner Raha Matanda, Tondo, Manila. Harap ng Metro Bank. Ganang hindi.
Anong bag si Rona? Shoulder bag. Oo, nakamao. Sakto kasi pagdating niya, nandito na kami. Kasama ko si Royce. Nanonood.
tayo, kinuha ng papa ni Moy. Inuwi na lang. Tawagan mo si Ren. Baka sinabi na si Moy. Malay mo, baka nakauwi na. Luwakad ng pag-anon eh. May usap pa daw doon. Ay, may ano pa doon? Wala na. Sa gitna. Kasi doon nga nang galing sa likod eh. Milet nagsimula. Saan ba yung kwarto mo? Dito ka ba sa Bersa? Rose, painumin mo nga ulit to, Rose. Tumabigan na eh. Kaya lang, baka sa taranta nila, hindi nila narinig kung napansin. Mabilis yung takbo ng bombero. May bombero din dito sa Albuquerque. May apat daw na nakararo. Mga naglalabas ng gamit. Nasa Mary Johnston na daw. Kasi mabilis talaga yan pag nagtuloy-tuloy yan eh. Siyempre, doktan pa ito. Ipakala pa tayo. Ilan gamit pa. Oh, gamit. Tapos kahoy. Wala ka na, ano? Moy, si Royce. Pinaalam ng papa mo. Inuwi niya muna. Kilala ko naman papa mo. Kamuhang kamukha mo na tumanda eh. At saka ano? Inahanap niya ba? Oo, oh, inahanap niya.
Si Rona kasi di namin makita. Ando dun sa unahan. Eh, sinaipti na ng papa mo si Royce. Inuwi na muna sa kanila. Tapos na? Tapos na? Ay, salamat. Konting usok na lang. Konting usok na lang. Nawarak po yung short niya. Kakamadali. Si Royce, nakita ko. Nakasalubong ko. Babalik doon. Kaya inarang ko. Ayaw niya bumaba. Kasi hawak ko doon tsaka si Aishel eh. Silang dalawa yung hawak ko eh. Nung pabalik na si Royce, ayun, inarang ko na tsaka si Amara. Babalik dapat doon. Sabi ko, hindi, dito tayo, dito tayo. Ay, salamat. Wala na. Konting usap na lang. Yung pera niya. Basahan na cellphone mo nun. Bang ayaw pa nga. Bukan pera mo. Hindi ba tao pa yung po? Ano isipin yung pera mo? Hindi na naman na. Yung pinapitan ni Kuya Popoy, sila Brent, sila Jopoy. Mga bagay ito. Niwas kami Gerard at si Pinky. Ano sa dito? Ate naman din si Geraldine. Ah, nagbabaan kasi. Oo. Yung anak daw ng nanay daw nito, si Sahilio. Wala ba naglabas ng gamit sa kanila? Baka naglalabas sila ng gamit. O baka ano, baka nataranta sila, nagtakbuhan pababa. Tapos sakto siguro yung daan ng bombero. Oh, kina Rose! Ayan si Rose, oh. Si Rose. Kina Rose mismo. Kina Ate Milet. Ate Chloe, kina Ate Milet. Sabi siguro na ako, ay tapang makakabuhan. Si Rico, nasagasaan din? Sino? Sino nasagasaan? May bobo. Yung dito daw, parang ito na nga na nakikita. Eh, we just do. Tapos yung ano, yung si ano, si Popoy nga daw. Si Kuya Popoy din ba, tinamaan? Oo. Si Popoy ang pinakaulitin na lang. Si Geraldine, umpik na daw. Buti na iwas na si Primo. Sino si Rem Pablo? Tinatanong kung ligtas ka. Ayan po, ligtas na ligtas po ang bayot. Wala pong kagalos-galos. Pero masakit po ang puwet. Nasa bahay ma, nandun si Pudra. At saka okay na to. Ano na, pumupa na, usok-usok na lang. Oo ate, sa bahay nila Ate Milet mismo, sa likod nila nagsimula, yung sa Metelan daw. Sino? Kanino? Ate, ano? Lola ni James. Ang pangalan, malayo niya. Natanggal yung kamay.
Ang sakit? Nanay ni Tony. Oo, oh, okay naman sila. Ayan, nandito mga sila, Pamel. Mga anak nila eh, sa dyan. Ito yung kapatid ni Rona. Si Ruth nandito. Ayan. Okay naman sila, kaya lang wala sila. Walang gamit na natira sa kanila. Kasi nga binubomba eh. Binubomba pa rin naman eh. Ayun oh, ang daming tubig oh. Basang-basa talaga bahay nyo. Wala talagang tira. Walang tira kaya ro. Kasi na ba dyan, wala na ro. Gina? Wala nun. Saan yun? Kreng-kreng. Sa likod? Ang sabi ng mga tao sa likod. Sa ano, taas. Balong ko naman. Kreng-kreng? Sinong kreng-kreng? Kreng-kreng. Kabeche yan. Walang. Kasi yung mga pamangkin mo na dapat bakit daw? Bakit daw? Ano ba ginawa nila? Bakit nagkasunog doon? Mahilig kasi yung day. Hindi nagtatanggal ng saksakan. Doon sila nag-aaway lagi ni Mama. Parang kasi tayo ko. Yung saksakan niya, nakakupo na nakakupo. Bumutot sa ilag-tag pa niya. Sa inyo rin nakatira yun, Rose? Nakatira. Pero sa inyo din. Ha? Yes po, okay na po. Konting usok na lang tsaka binobomba pa rin naman nila. Ayun o. Okay naman na po, konting usok na lang tsaka binobomba pa rin naman nila. Kaya tuloy-tuloy na yung tubig. Dimple. O, oh, dun baka nasa tsakon na. Si Royce, din na ng papa ni Moy. Okay na, wala na, konti na lang usok. Ayun ang nakakatakot yung disgrasya sa likod na naararo ng ano. Malaki ba yung bombero sa likod? Hindi ko nga nakita eh. Pero sabi-sabi nga nila doon, kita na yung buto. Sakit. Eh, siyempre, matataranta sila kasi likod nila, magkalikod lang yan eh. Kaya magtataranta talaga mga tao. Ako nga kanina, gusto ko na ibaba yung gamit namin. Pero naalala ko, meron pang iba. Tatalon pang ganun. Sabi ko, hindi, tatakbo na lang ako doon. Sabi ko, doon tayo kay Ross. Kasi yung uso kay Ross eh. Oh. Kapag pasok namin doon, nakalabas na sila eh. Okay na, hindi na siya nanginginig. Kanina nanginginig siya eh. Andun nga sa loob eh. Pero nakalabas na kanina. Wala silang nakuwang gamit. Nataranta. Malilim na. Okay na, okay na. Ito yung isa. O, dito na. Ito ba, umuwi kayo sa pao. Ayun nga, sabi ka. Ayun sa mama niya.
Ay, dito na kayo! Dito na kayo, may tayong pango. May tayong pango. Ay, God. Ano? Laki na ating pinarin. Sabay nila mismo. Sa likod pala. Likod ng bahay nila. Pauwi ka na. Dito kayo dumaan sa gilid, oh. Sabay, ingat. Nakababa ka pa ng andan, wala kang ilaw. Wala nga, cellphone nga niya, dinadala eh. May charger! Hindi, kay ano yan, kay Mamel yan. Oo. Buti nga si Mamel, nakabit-bit niya yung bag eh. May bit-bit na bag na daan, ano niya eh. Ay, nabot ko kasi kambal. Buti na napalabas na sila. Napalit ko na lang kay Sam. O, nakita ko nga kayo. Kaya kailangan talaga pag ayan nasa isang lagayan yan. Para pag nagkaroon ng emergency, yun ang una-una mong bibit-bitin. Kung nangyari hindi maganda, eh mga ganunan mong bibit-bitin. Okay na po. Usok na lang. Nagbobomba pa rin yung bombero. Kaya malamang hindi nalalaki yung apoy. Bakla, bili ka kayo, si. Ay, kasi nga, nasa sa uwi. Bili ka Marlboro Blue. Walang blue eh. Bili ka Yossi natin. Do ka nang kaya tita. Sakit sa ilok? Bumababa na yung utak nila. Malabas na. Yung sunog po ay nasa Ilaya Corner. Ramatanda Street. Tapat po ng Metro Bank Ilaya Tundo. Pero mukhang okay na po, usok-usok na lang. Tuloy-tuloy pa rin yung bomba ng bombero. Kanina ko pa naamoy yan eh. Siguro wala nakapansin. Panahimik ka muna. Saan na yung ano, yung nakatira dun sa inyo na, na ano? Babantay nga siya dyan. Ay mama, uwi na. Dapat kasi talaga, ang appliance, kahit nakapatayan, inuugot sa saksakan yan para napapahinga. Kayo, wala kayo na ano, nadala? Malay mo, nabasa naman. Ama, ano nyo pa yung barya kahit paano. Ilaya Street Corner, Ramatanda po, Tondo, Manila. Hanapin ko yung mga bata. Ilaya Street Corner, Ramatanda, Tondo, Manila. Tapat po ng Metro Bank Ilaya. Oh, mayroon sa isigil. Ay, wala kang lighter. Meron mo lighter, be. Kaya nga siya, pero sa mga, ano mo, parang nakawag lang sa pintuwa na ayaw umalis. Kaya nga, ano mo, sa mga sabi, nagpapunak lang.
Buti pa yung lip tint na salbaw. Okay lang, yun importante, ligtas kayong lahat. Buti nga ito na wala nang panginginig kanina, nanginginig ito eh. Asan na si Rose? Eh, sindihan mo nga dun oh. Wala nang bra. Wala nang bra. Wala akong bra yan. Okay naman na po kasi parang puro usok na lang. Tsaka yung bombero tuloy-tuloy pa rin yung bomba nila. Ayun yung mga bombero. Ayun o. Okay naman na po. Puro usok na lang. Tuloy-tuloy pa rin yung bomba nila. Ayun nga. Kinikilo po yung ito nila. Tinamaan daw sa Ate Marian. Meron pa daw naputol yung kamay ba yun pa? Ano, nanay nito. Yung papa ni Jessa. Yung mga gato na nag-i-try. Yung nanay nun. Nangyari. Baka kilala ko sa mukha. Yung papa ni Jessa, diba? Yung nanay nun na aming pangkalaman. Sabi ni Maring siya rin, buti pa daw may Shein ka pang damit sa kanya. Tanga, swimsuit yun! Swimsuit daw yun eh. O yun na lang daw suotin mo. Okay na. Pagpapasok ka sa swimsuit ka na lang. Buti na lang, mabilis din. Mabilis yung bombero. Ang problema, ang titid ng daan sa inyo. Ay, hirap na lang. Pero kung maluwag-luwag ang daanan, hindi yan ano. Hindi yan lalala. Wala yung cellphone pa, SIM card pa ni Mila. May bombero pa hanggang doon. Ilan ba yung bombero? Ang dami. Ang daming bombero. Ayun, nandoon sa dulo. Buong Ilaya yata may bombero, tas dito pa. Meron pa dun sa likod, sa Albuquerque. Palmado naman na siya, hindi na siya nanghihili. Anong pa ni Ace, bago pumuto ko yan. Sabi ni Mama, anong numero gusto mo tayaan natin? First aid Lola. Maya-maya si Romina, Tita Rose, may sunog. Pagtingin ko, wala na, te. Ako yun na. Kaya, ito, ayaw ko kumaba. Ang bilit-bit ko na, te. Tapos, babalik ako pa sana yung cellphone. Kaso nga lang, yung uso ka sana talaga. Ako na yung cellphone. Dahil yung mati, Rose. Naiwan niya yung cellphone niya. Kaya, pinawas. Si Lloyd, hindi ko alam. Ay, hindi ko pa nakita. Nag-iwan niya si Mama. Kanina nakita ko. Pero nagsisimula pala yung sunog doon. Ngayon, hindi ko na nakita si Lloyd. Loka, yung mga polis ko nga dyan. Mga kapolis ka. Hawakan, sabihan mo si Ruth. Sabihan mo si Ruth. Nalabas lang ito, ano sa atin? Nang? Doon na.
kain na siguro. Rona! Rona! Si Royce, kinuha ng papa ni Moya. Naapula naman na yan. Buti nga may brief eh. Wala ka naman buhok. Kala mo kayamanan. Kayamanan to. Binubad niya yun at nilagay niya sa banda. Dahil brief niya doon yung view. Binubad niya nilagay niya sa banda. Brief lang daw na salba niya. Ay, pero buhok niya hindi. Wala na po siguro kasi ano, tuloy-tuloy naman yung pagbobomba. Tsaka yung ibang bombero nagligpit na po ng hose. Magaling. Wala sa
sunog-sunog yung bahay nila. Ba't ka nasunog daw? May pumutok daw eh. Sa taas, sa pinakatuktok. Ano yung abog doon? Dito sa likod nila Ate Milet, may kwarto ba doon sa pinakataas daw. Doon daw pumutok, kaya di nila naanuhan nun. Di nila napansin agad. Ando, nakatayo dun. Ano ba yung buntis? Oo, oh, si Ate Ay. Ang baba. Ito na rin na. Yung kawawa. Ito yung kamay. Tapos may babae walk-walking doon. Pada sa kong. Dapat yung kiso yung lang, ha? Si Harin, tinamahan. Uli ka mo yung kiso. Ate Chiray. Hindi ka mo si Alin din, hindi mga ano. Tamaan lang siya. Hindi sila mapapansin ng bombero kasi nagmamadali. Yeah. Wala na, wala nang ustado kay bombero. Kailangan mo na ibis na walang nang break. Tatlong ganun eh, hindi lang isang panggabi. Gaga, hindi sabi daw, ibis na break daw yung ano, apakan. Yung gas pedal. Yung gas pedal pa yung apakan. Kaya umaro ka. Tatlong ganun eh, tatlong ganun. Hey! Kawawa doon yung muna. Kawawa ka mo nasa gasa. Hindi, kawawa ko siya din. Oo, makukulong lang siya. Makukulong lang siya. Yung alam ko hindi. Kasi emergency yun eh. Kaya nga maingay ang bumbero eh. Malayo ang bumbero. Malayo bumbero, nag-iingay pa rin. Diba? Kaya nga ako tama, diba? Wala. Talaga, kala ko siya kani papakunin sa iyan. Bakit ako wala siya. Huwag lang nandito pa doon sa taas na. Sa puti. Nataas ng bagger. Kaya hindi ako na ako nakit ako wala siya. Nakita ko na sa pamilya ko, kasi siya wala. Hindi ako na ako. Hindi pala dahil sa takas. Ano pala tayo? Hindi may nasundo, pinasagasan. Lahat sila wala matutulungan. Hindi mas nakas na ang game siya. Oo, hindi madatamaan ka rin ng bumbero. Pili ko ka mabiyahe. Pag ganyan sa gilid-gilid lang kayo. Pili ko biglang mabiyahe. Sinabi na ko, nasa ano nga pala yung insurance sa atin. Si Jello alam na dami ka dito. Sa ako sa kayo nga. Mababa ako sa kayo. Dapat nung pagkaputok pala ng kuryente, sinabi niya lang ano, sinabi niya lang kagad, inintay niya pa magkasunod. Hindi, wala nga, di ba nagbabantay nga daw kay... Magabi yung nandun siya. Ah, nandun siya? Oh, ba't dapat bumaba na siya? Magabi nagtitinda si Frank. Kinano niya na ni... Sinabi na niya, para umakit si Lace, binuhusan ng tubig, di na lumaki. Diba? Ang dami naman lalaki dyan sa kanila eh. Wala mo na ako dito.
Nandamay pa tuloy siya ng iba. Pagkuha ko nga dyan doon sa gilid kanina, nanginginig. Ayaw daan-daan yung tao. Oo, ginawa ko, hinatakot kasi sa mapunta dito. Sumama naman siya. Dalawa sila ni Aishel yung hawak. Kasi si Aishel may hawak pang bag. Kanina, may hawak pang bag. Sa taas si Rose. Kasi siya nagpante ng barber shop kanina. Eh, pala ko nasa, nasa baba si Rose. Wala ka sa apoy, na oh, kasi hindi makakyat si Rose. So, binaba niya to. Hindi doon sa makakyat, masakit doon sa mata. Sa taas ka agad. Sa taas talaga. Mukhang okay naman na. Inumin mo ulit ng tubig si Ruth. Kaninang tubig to? Inom ka ulit, inom. Inom ma, mamam ka ha. Yan. Dito yan kami.
Teka nga, magpapaalam na ako. Mukhang okay naman na. Kaya isa si Ruth, ha? Dahan ako, Ben. Okay na po, wala na pong apoy. Dito lang kami nakatira, o yan, konting lakad lang din sa bahay ng nasunugan. Binondo na kami ni Jess. Ano gagawin nyo dito? Na paano ka?